Mga ka-happy heart, hello po sa inyong lahat. Ayan, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan po, ito po ang aking first vlog. Ayan, ano nga ba ang una nating topic for today? Ang una po nating topic for today na marami po nagme-message sa akin, ayan, ano nga ba? Ang problema ng mga kababayan at minsan yung mga kalalakihan din, yung maitim na liki-liki. Ayan, maitim na kilikili daw. Ano nga ba ang paraan para maiwasan po ang pag-itim ng underarm? Ako ba maitim ng underarm? Di naman siguro. Yan. Yan. Balbon lang. Yan. Hindi naman po maitim. Ano nga ba ang sikreto? Marami po nagtatanong sa akin, ba't ang puti-puti mo, DJ Desor? Yan. Sabi ko na naman, wala naman akong ibang daily routine. Yung usual na daily routine lang naman natin, usually is maligo, maghilamos. Ako kasi everyday talaga hilamos, morning and siyempre sa opisina wala naman paghilamos. Kaya minsan pag nasa opisina ako, may time din after lunch, naghihilamos ako. Pero hindi naman usual. Kapag lang feeling, kasi aircon naman po dito eh. Pero kung nasa Pilipinas, minsan talaga pag after nun yan, nagwa-wash ka. Pero pag uwi, pag gabi, yan, automatic yung bago matulog. Kailangan linisin lahat. Mga nilagay natin, mga powder, yan, mga alikabok. Yan. Ba't napunta tayo doon? Hindi. Sa susunod natin pag-usapan yun. Ngayon, ano nga ba ang reason o dahilan kung bakit umiitim ang underarm? Base kay Google, yan. Base sa mga nabasa natin, yung masisikip na damit, yan, kasi minsan nagka-crush, anong ba tawag doon? Yan, natatamaan siyang ganyan, or dahil masyadong hapit yung mga t-shirt natin, yan, pinagmumulan po yan ng black underarm. Yan po. And then, second po, yan, yung mali po paggamit natin mga deodorant. Yan, tignan po natin yung mga deodorant kung hiyang po natin. Hindi porket whitening nakasulat eh hiyang mo na yon. Ako po hindi ako gumagamit ng mga whitening kasi once na na-try ko na po ang problema po mga whitening deo dumidikit sa damit. Ayan, minsan nakaka-brown sa damit. So ang usual po sa mga lalaki, yan sa mga lalaki po, hindi ko po alam sa mga kababaihan, pero mas effective po ay yung spray. Wait po, kukunin natin. Teka. Mga spray. Ayan po. So, anong mga ang gamit ko? Ayan. Ito ang gamit ko ngayon. Hindi, may mga Rexona namang spray. May mga Axe. Siguro, yun. Pwede nyo pong itry yun. Para maiwasan na rin po yung bad odor. Actually, hindi naman to mahal. Mura lang naman ito kahit na Adidas siya. Siguro sa Pilipinas, mas maraming mura mga spray. May mga cream base, pero hindi ako yung sa mga cream base. Pero minsan, gumagamit ako, nagbabana ko yung mga Rexona na screen pang out of town, yan, pag aalis. Packet lang talaga siya. So, pwede na rin yun pagtyagaan. Pero usually talaga, spray ang gamit ko. Mas madali siya pong gamitin. Mas mabilis. Hindi mo na kailangan hawakan. Ayan. Natatakot nga ako maubusan. Ayan, may bumili pa talaga ako. Actually, ayan, spray siya pero hindi siya Adidas. Yardley naman po ang product niya. Hindi ko naman po siya pinopromote pero maganda po silang gamitin sa kilikili. Ayan.
Ano nga ba? Ay ngayon, kung maitim naman kilikili, ano nga ba? Mayroon pa bang remedy? Ayan. Nangyari na po sa akin yan once napansin ko yung para nangitim. Dahil siguro dun sa paggamit ko nung maling deodorant. Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Na-try ko siya, pero napansin ko talaga nangitim yung kilikili ko. So, yan. So, ano nga ba ang first advice ko? Meron po tayong nabibili na castor oil. Yan po, castor oil. Ginamit ko lang po siya 1 week, pero hindi man siya naubos. Eh. Every night lang, kukuha ka lang ng konti bago matulog. Siyempre, iwawash mo muna ng soap. Teka lang. So, ayan po. Kinuha ko lang po, anong bang soap na pwede natin gamitin? Siguro pwede tayong gumamit ng mga papaya soap. Ako usually talaga, ever since na ginamit ko to, hindi ko na po siya in-stop. Ito po, galing kay mami. Bili po kayo kay mami, yan. Maganda siyang gamitin, ayan po. Ano ba? Ayan. Kojic po siya, Kojic soap siya na Skin Magical. So, kinagamit ko siya sa mukha, yan, sa kamay. Napaka-effective po niya. Rub mo lang siya sa kilikili ng morning and evening. Yan, bago matulog. After that, you can put this castor oil. Yan, bago matulog. At makikita mo, puputi ang kilikili mo. Within 2 to 3 days lang, mapapansin mo talaga. Ito kasi castor oil siya na finest cold. Cold drone. So, siguro kung makakakita po kayo, pwede rin daw inumin ito, pero para saan ba yun? Relief occasional constipation, pwede rin pala siya inumin. Parang olive oil lang. Kung may mga olive oil kayo, pwede rin siguro, pero di ko pa naman tinry. So, ako personal ko lang po to advice, at personal ko na rin nagamit at ginawa. So, effective naman po. So, yan po. Kung may mga question po kayo na gusto pang itanong tungkol doon, may mga iba gumagamit ng mga ano tawag doon, kalamansi, pero mahapdi po yun. Ayan. So, kasi ang kilikili po natin dahil po under siya, masyado siyang soft, hindi po advice na gumamit tayo matatapang na mga deodorant, matatapang na kahit na mga lime siguro, mahapdi. So, ingatan lang po natin, huwag mahapdi. Yan, para hindi po masugatan. Mas delikado po yun pag nasugatan yung kilikili natin. Yan. So, yun po. Sana po may natutunan tayo. Castor oil. Yan. Any kojic siguro. So far, maganda po kasi siya talaga. Kung makakita po kayo ng ibang kojic, pwede rin po. Yan. And then, the right DEO spray. DEO spray po. Wala pa naman ako na experience na DEO spray kasi hindi naman ako po namimili ng mga brand. Basta nakita ko sa DEO spray, tinatry ko. So far, wala naman pong, hindi naman po ako nagka-problem. Nagka-problema lang po talaga ako sa DEO spray at deodorant, yung mga roll-on. Siguro dahil sa kakaganyan mo, iitim talaga siya. Pero ngayon, maputi siya o spray mo lang siya. So, very easy lang po siya. So, yun po ang mapapayo ko. Yan. Any brand po ng yan, deodorant, deo spray pala, deo spray, castor oil, and kojic. Pero, in-stop ko na po to. In-stop ko na po siya. Kinamit ko lang siya siguro 1 week to more than 1 week lang po. Kinuntinue ko lang siya everyday. Nakita ko po ang changes. Napakabilis po. Ngayon may tira ako, ipasa ko na lang sa inyo. Ingat-ingat na lang po. Yan, mag-ingat na lang po tayo sa mga deodorant na pinibili natin. At yun lang po, yun lang po mapapayo ko. At maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo, panunood sa aking first vlog. Sa mga question po ninyo na gusto pang malaman, kung kaya ko rin sagutin, sasagutin po natin yan. Nandiyan po si Google. Tanong natin kay Google. At may mga personal din po ako na may si-share sa inyo. At tulad po nito, yung paggamit ng deodorant, yan, may bibigay ko sa inyo advice na effective talaga. So, maraming salamat. Kung ano man po deodorant yung gamit,
iwasan na lang siguro roll on para sa akin lang ah. Personal ko lang po 'yan advice. Yung mga nirarab. Yung mga cream na nirarab, mayro pang hindi ko alam pa ang pangalan ng mga sheer na parang hindi po siya liquid na ginaganyan lang. Kasi po araw-araw mo siya nirarab, araw-araw siyang dito lang ng spray, pag-spray mo 'yun na 'yon. Nakita po natin yung ano idea, yung point. So maraming salamat po. God bless po. And this is DJ Lester na nagsasabi na magandang buhay po sa ating lahat. Enjoy life. And naba po ay patuloy po kayo. So bye-bye sa ating channel. Sa mga gusto pong may mga request, mga question, yan. I-click nyo po yung subscribe. Yan, para lagi po tayong updated sa mga updated videos natin. Ano pa nga ba? Meron pa nga ba kayong mga question? So, kung may mga question kayo, i-post nyo lang po below or comment below at susubukan po nating tutasin ang mga tanong ninyo. Maraming salamat po. This is DJ Lester. God bless everyone.